Kabanata 561 hanggang 570. Hindi iyon gagana. Nakikita ang pagtatapat ni Charlie, sa halip ay kinagat siya ni Jiang Ming. Kusa niyang nadagdagan ng kaunti ang lakas ng tunog at sinabi, narinig ito ng lahat. Ikaw na mismo ang nagsabi. Walang karne ng karne, ngunit ang mga taong karne lamang. Kung ito ang kaso, kung gayon, kaming dalawa ay magpapaligsahan sa harap ng lahat ng mga mag-aaral. Panipi. Iwinagayway ni Charlie ang kanyang kamay at sinabi ang isang nakapanghihirapang pangungusap, Nako, Jiang Ming, huwag tayong maghambing. Ang bawat isa ay hindi isang mabibigat na manlalaro. Hindi magiging patas ang pagsasama tulad nito. Panipi. Unfair talaga. Ang BMW 760 at Mercedes-Benz E300L ay hindi naiiba mula kay Husky. Nang makita ni Jiang Ming na sinabi ni Charlie na hindi siya isang mabibigat na timbang, naisip niya na natatakot si Charlie, at agad niya itong kinutsa, Charlie, hindi ka lang ba nagmamayabang? Bakit mo ito pinag-uusapan ngayon? Sa harap ng asawa mo, maaari ka bang magmukhang lalaki? Panipi. Nagkunwari na inis si Charlie at sinabing, ay, sinabi kong Jiang Ming. Walang katuturan para sa iyo na magsalita ng ganito. Ang bawat isa ay isang maliit na kasosyo na lamaking magkasama. Kailangan mo bang maging agresibo? Oo, dapat kang magmaneho ng kotse. Ano ang mabuti sa sasakyan? Sa palagay mo ba ang iyong sasakyan ay mas mahusay kaysa sa akin, maaari mo akong talunin? Panipi. Inisip ni Jiang Ming na nakuha ni Charlie ang set, ngunit hindi niya inaasahan na nakuha niya talaga ang set, at dali-dali na sinabi, ang susi kung maaari mong talunin ay nakasalalay sa kung maglakas loob ka sa akin. Kung ikaw ay pinayuhan at hindi isang lalaki, walang paraan para sa iyo. Panipi. Agad na nahihiya si Charlie at sinabi, okay. Paghahambing kung sino ang natatakot kanino. Panipi. Agad na ngumiti si Jiang Ming at sinabi, mahusay. Pagkatapos subukan natin at ihambing, kaya makarating muna tayo sa Grand Hyatt Hotel kaysa sa kung sino ang unang makakarating doon. Ano sa tingin mo? Tumango si Charlie, okay lang, ngunit dapat na ito ay kaunting kulay, tama. Halika, tiwala na sinabi ni Jiang Ming, maaari mong buksan ang kulay ng ulo, kahit anong gusto mo. Nag-isip sandali si Charlie at sinabi, gawin natin ito. Narinig ko mula kay Xiaofen ngayon na ang bahay ampunan ay kulang pa rin ng pondo, o kung hindi man, kahit sino tayo, ibibigay namin ang aming sasakyan sa ampunan at hayaan itong pumunta sa kapakanan. Ano sa tingin mo? Mabilis na kinuha siya ng batiing kapatid na si Zhao Hao at nagsabi, Charlie, huwag mo siyang lokohin. Ang taong ito ay hindi talaga balak. Panipi. Umiti si Charlie, sinabi na okay lang, ngunit sa kanyang puso lihim niyang sinabi, mahal kong kapatid, talagang gusto kong lokohin niya ako dahil ako ang talagang walang kapayapaan ng isip. Ngunit natural na imposibleng sabihin ito. Si Jiang Ming ay tumawa ng malakas sa oras na ito at sinabi, Charlie, ang BMW 520 mo ba sa iyong pangalan? Hindi mo ba tinulak ang pintuan ng baligtad? Ito dapat ang sasakyan ng asawa mo. Bakit hindi ka nahihiya na ilabas ang kotse ng asawa mo? Kumusta naman ang pagkamapagbigay ng iba? Paano kung talo ka at ayaw ng iyong asawa na ibigay ang kotseng ito sa bahay ampunan? Panipi. Si Claire sa tagiliran ay nasisiyahan din sa mayabang na pag-uugali ni Jiang Ming, at sinabi, kahit na ang kotse ay nakasulat sa aking pangalan, masisiguro mo na personal ko itong gigagarantsyahan. Kung talo sa iyo ang aking asawa, kukunin ko ang donate na ito ng kotse sa bahay ampunan. Kung natalo ka sa aking asawa, kailangan mong ibigay ang iyong sasakyan sa bahay ampunan. Napakaraming tao ang nanunood, sang-ayon ka ba? Panipi. Nang marinig ni Jiang Ming ang mga salitang ito, agad siyang nagpahinga. Sa palagay nila, ang kanyang Mercedes-Benz E300L ay hindi maaaring tumakbo kasama ang BMW 520. Dahil nais mong mapahiya, maghanda upang magpaalam sa iyong sasakyan. Kaya sinabi ni Jiang Ming, dahil nasabi mo na ang mga kagandahan, syempre wala akong opinyon. Maraming mga kaibigan dito upang sumaksi, kasama na si Tia Lena, na narito rin upang sumaksi. Sigurado kaming sigurado, sino ang talo? I donate ang kotseng ito sa bahay ampunan. Panipi. Nagmamadaling sinabi ni Tia Lena, oh, kayong mga lalaki. Para saan ito?
Sama-sama kaming lumaki, ano ang hindi mo masabi, dapat kang masindak dito. Makinig sa akin, huwag nang gawin ang pusta na ito, kumain na lamang tayo na may kapayapaan ng isip, alalahanin ang nakaraan, at pagbutihin ang relasyon. Panipik. Kabanata 162. Sinabi agad ni Jiang Ming, Tita Lena, huwag mag-alala tungkol dito. Ito ay isang kaunting personal na karainggan sa pagitan namin ni Charlie. Bukod, higit pa tayo sa isang laban. Hindi ang sinumang manalo at kung sino ang mananalo ay mabuti para sa pagkaulila. Bilang isang resulta, kung naibenta ang aking sasakyan sa pangalawang kamay, maaari itong ibenta ng 400,000. Bagaman ang kotse ni Charlie ay mura, maaari itong magbenta ng 2 o 3. Ang pera mula sa pagbibenta ay maaaring ibigay sa bahay ampunan, o maaari itong magamit ng kapatid ng ampunan. Ang aking mga kapatid na babae ay may magandang buhay. Panipik. Umiti si Charlie at sinabi kay Tia Lena sa oras na ito, Tita Lena, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Hawakasin namin ito ni Jiang Ming ng privado. Panipik. Tita Lena ay talagang higit sa lahat natatakot na magdusa si Charlie, ngunit nang makita ang kumpiyansa ni Charlie, bigla niyang naramdaman na ang bagay na ito ay hindi dapat maging kasing simple ng iniisip niya. Sa totoo lang, noong nagpunta siya sa Eastcliff upang magpatingin sa doktor sa oras na ito, may nahanap si Tia Lena na may mali. Ang unang bagay na hindi tama ay ang mga doktor sa ospital na masyadong magalang sa kanya at trituhin siya bilang isang VIP. Nang gumaling siya sa ospital, nagkataong nakilala niya ang isang domestic celebrity at nagpunta sa Fairview upang magpatingin sa isang doktor. Ang taong nagpagamot sa tanyag na tao sa oras na iyon ay ang kanyang doktor. Gayunpaman, nalaman niya na ang paggagamot ng pag-uugali ng doktor sa bituin ay hindi gaanong magalang kaysa sa kanyang pag-uugali sa sarili. Hindi niya mapigil ang lihim na naisip na siya ay isang empleyado lamang ng isang ulila, at siya ay dumating sa Eastcliff sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay. Imposibleng may magawa sa kanya. Ano ang maaaring background niya, kaya bakit ganoon siya paggalang ng doktor? Ang pangalawang problema ay nagpunta siya sa operating table at na-injected ng general anesthesia ng anesthesiologist, ngunit bago siya pumanaw kaagad, narinig niya ang punong siruhano na nakikipag-usap sa kanyang katulong. Nataranta, narinig niya ang kabilang partido na sinabi na ang pasyente na ito ay nakikinabang sa batang Panginoon, kaya dapat silang maging maingat at mag-ingat. Hindi niya naintindihan, ano nga ba ang tinutukoy ng batang Panginoon na pinag-uusapan ng ibang partido. O baka nagkaroon siya ng guni-guni at maling pandinig. Gayunpaman, sa tuwing naiisip niya ang clip na ito, palagi niyang iniisip si Charlie. Bagaman hindi niya alam kung bakit, palagi niyang nararamdaman na ang pagtingin sa may sapat na bata ay malayo sa simple tulad ng iniisip niya. Ano pa, ang lahat ng milyon-milyong gastos sa medikal na ginugol niya sa ospital sa simula ay ang lahat ay nalutas ni Charlie. Anong uri ng pamamaraan ang mayroon siya upang malutas ang napakaraming pera sa isang maikling panahon? Pinaramdam nito sa kanya ng medyo kakaiba. Nakita si Charlie sa oras na ito, nalaman niya na talagang malaki ang pagbabago ng Charlie mula dati. Ang pinakamalaking pagbabago ay na siya ay mas tiwala kaysa dati at mas may kumpiyansa. Napasaya din ito sa kanyang puso si Tia Lena, sapagkat sa nagdaang maraming taon, inaasahan din niya na mas maging tiwala si Charlie, ngunit hindi siya naging matagumpay, ngunit ngayon ay tila matagumpay niyang naipasa ang sagabal na iyon. Sa pag-iisip nito, hindi na siya nakialam sa kasunduan sa pagsusugal sa pagitan nina Charlie at Jiang Ming. Si Jiang Ming ay tiningnan si Charlie ng mahina sa oras na ito, at nakangiting sinabi, Charlie, upang maging patas, bawat isa sa atin ay puno ng 5 tao sa aming sasakyan. Hayaan ang aming mga maliliit na kaibigan kasama na si Tia Lena na dumating bilang isang patuto, baka ikaw na tumanggi pagkatapos matalo. Panipik. Tumango si Charlie at sinabi, Bueno, si Tia Lena, Xiao Fen, at Zhao Hao ay nasa sasakyan ko. Okay. Nakangiting sinabi ni Jiang Ming, kung gayon ang mga sa amin na naglaro ng mahusay noon, isabay ang aking sasakyan. Kabanata 163. Ang mga kaibigan na mabubuting gawa ay agad na nagbigay ng sigla, ngunit dahil ang kotse ay hindi kasya sa maraming mga tao pagkatapos ng lahat, may ilang mga kaibigan pa rin na maaaring sumakay sa taxi.
Umupo si Charlie sa BMW 760 na binili niya para kay Claire, at ang asawa niyang si Claire ay nakaupo sa co-pilot. Sina Tia Lena, Xiaofen at Hao Zhao ay umupo sa likurang hilera. Sinabi ni Charlie sa taong nasa sasakyan, "Umupo ka, at pupunta ako sa tuwid na kalsada sa harap mo mamaya. Maaari kong wakasan ang laban sa isang sipa ng akselerador." Panipi. Matapos magsalita, tiningnan niya si Tia Lena at sinabi, "Tita Lena, hawakan ang mga handrail at hawakan. Maaari akong gumawa ng isang Mercedes-Benz para sa aming orphanage na may sipa ng accelerator. Madaling ibenta ng higit sa 300,000, pagkatapos ay bumili ng magagandang laruan para sa mga bata." Panipi. Tumango si Tia Lena at nakangiting sinabi, "Kung gayon kailangan kong pasalamatan ka para sa mga bata sa aming ampunan." Sa kabilang panig, ang sasakyan ni Jiang Ming ay puno din ng 5 tao, na pawang mga dadalo niya. Hinitid ni Jiang Ming ang kotse sa BMW ni Charlie, ibinaba ang bintana, at ngumiti, "Charlie, tara na kapag handa ka na, hahayaan kita tumakbo ng 3 segundo. Mahinhin na sinabi ni Charlie, "Huwag-huwag, lahat kayong kaibigan, huwag tayong magsawa ng higit sa 3 segundo, magsama tayo." Haha, ang 5 tao sa Mercedes-Benz ay tumawa ng malakas, at sinabi ni Jiang Mingo, "Charlie, talagang nakaka-interes ka. Kung ito ang kaso, pagkatapos ay bibilanggan ko ang 1, 2, 3. Panipi. Tumango si Charlie, "O sige, halika." Tumawa si Jiang Ming at sinabing, "Halika, 1, 2, 3, go." Matapos magsalita, tinapakan ka agad ni Jiang Ming ang akselerador. Kusa siyang hinayaan ni Charlie sa 1 segundo, at pagkatapos ay natapakan ang akseler ng malalim, na naging sanhi ng mabilis na paglabas ng BMW 760 na parang isang off-string arrow. Sa 1 segundo, naiwan na ni Charlie ang Jiang Ming sa bandang huli. Dumiretso ang daan, at medyo nadagdagan ang bilis na direktang itinapon si Jiang Ming. Hindi namalayan ni Jiang Ming na ang kotse ni Charlie ang sumugod, hanggang sa paalalahanan siya ng 1 tao sa paligid niya, "Kapatid Jiang Ming, lumipas ang batang si Charlie." "Saan?" Si Jiang Ming ay nagpapanik, at tiningnan siya nito ng 1 malabo na tingin, "F**k, paano siya napakabilis?" Isang bata sa likurang upuan ang nagbuntong hininga, mukhang may mga kasanayan si Charlie. Teknolohiya A**, si Jiang Ming ay bumaba sa malamig na pawis, lumabo, hindi talaga ito mahusay na teknolohiya, ito ay isang malakas na pagganyak. "Ito B at Star dinaya ako." Nagmamadaling nagtanong ang lalaki, "Ano ang ibig mong sabihin?" Galit na pinagalitan ni Jiang Ming, "Ang aking sasakyan ay umakyat sa sahig na langis, at siya ay mas mabilis kaysa sa akin." Pinatutunayan nito na ang lakas kabayo ng kanyang kotse ay mas malakas kaysa sa horsepower ng aking kotse. Hindi bababa sa kailangan nitong tumakbo. Pumunta sa 400 horsepower. Panipi. Sa pagsasalita tungkol dito, sinabi ni Jiang Ming sa 1 gulat, tapos na talaga ito, kinalkula ito ni Charlie. Ang bata sa kapwa piloto ay nagtanong, "Ano ang problema, kapatid Jiang Ming, hindi ka maaaring manalo." "Manalo ng 1 balahibo ng manok." Si Jiang Ming ay umiiyak na sa pagkabalisa, at lumabo, ang kotse ay malinaw na hindi sa parehong antas tulad ng iba. "Kahit na tumakbo ka palayo sa kotse, hindi mo sila maabutin, kita mo. Tingnan, ngayon hindi mo makita ang kanyang anino. Ang Hyatt Hotel ay 2 o 3 kilometro lamang ang layo. Ano ang hahabulin ko? Sa pagkakataong ito natalo ako." Panipi. "Ah, 1 tao sa hilera sa likuran ang lumabo, kapatid Jiang Ming, kung talo ka talaga, ibibigay mo ba ang kotseng ito sa bahay ampunan?" "Magbibigay ako ng 1 itlog. Si Jiang Ming ay napangisi at nagsumpa, "Alam mo ba kung gaano ako pagsisikap na gawin upang bilhin ang kotseng ito? Imposible, papatayin mo ako at ibibigay ito sa bahay ampunan." Panipi. "Pero, nakipagpusta ka na kay Charlie sa publiko. Kung sinisira mo ang pangako mo noon, hindi ba ito magiging hindi magandang tingnan?" Panipi. Alam din ni Jiang Ming ang problemang ito. Kabanata 964. Kung siya talaga ang tatalikod, hindi ba lahat siya pinagtatawanan ng maliliit na kaibigan? Ngunit kung pinatay niya ang aking sarili, hindi niya nais na ibigay ang bagong biniling kotse na ito ng direkta sa bahay ampunan.
Sa sandaling ito, naisip niya na magtatuboy lang siya at titigil sa pagkain ang pagkain na ito, at hindi siya kailanman makikipag-ugnay sa pangkat ng mga tao sa ampunan sa hinaharap. Tulad ng pag-iisip niya tungkol dito, may isang flash ng ilaw sa kanyang isip. Kaagad pagkatapos, hindi siya nag-atubiling palitan ang mga linya sa kanang linya, at sumugod sa likuran ng sasakyan sa harap niya. Naisip na ni Jiang Ming, ang pinakamagandang solusyon ay ang pagkakaroon ng aksidente sa trapiko ng mag-isa. Sa ganitong paraan, katumbas ito sa pagtatapos ng laro dahil sa force majeure, kaya't hindi siya matatalo. Sa makatuwid, nais niyang maghanap ng kotse upang makahabol. Sa sandaling ito, ang taong nasa co-pilot ay takot na takot kaya siya sumigaw, at sinabing, "Kapatid Jiang Ming! Kapatid Jiang Ming! Tatamaan tayo! Tatamaan tayo! Panipik!" Si Jiang Ming ay nanunuya, at sinabi sa kanyang puso, "Ang gusto ko lang ay matamaan." Gayunpaman, nang palapit siya ng palapit sa kotse na nasa harapan niya, natuklasan niya na ang kotse sa harap ay isang itim na Porsche Cayenne. Sa sandaling ito, agad niyang tinapakan ang preno. Si Cayenne ay nakakuha ng milyon-milyon, ngunit kalahating milyon lang ang binili niya para sa kanyang insurance sa pinsala sa kotse. Kung siya ay nag-crash sa kotse na ito, ang seguro ay maaaring hindi sapat. Nagkataon lamang na mayroong isang pusot sa kanang bahagi ng linya, kaya't siya ay humampal sa direksyon at tinamaan ang A**** ng Volkswagen Passat. Sa pamamagitan ng isang putok, ang Passat ay sinampal ilang sandali bago tumigil, at ang harapan ng Jiang Ming na Mercedes-Benz ay nasira din ng hindi makilala. Sa kabutihang palad, sumabog ang airbag, kaya walang nasugatan. Matapos mabagsak ang kotse, agad na pinahinto ni Jiang Ming ang kotse, itinulak ang pintuan at naglakad. Pagkatapos ay agad na binuksan ang kanyang mobile phone at kumuha ng isang video sa WeChat. Tinapik niya ang harapan ng kanyang sasakyan at tinapik ang Passat na siya mismo ang tumama sa kanyang harapan. Sinabi niya, "Mga kaibigan ko, mangyaring tulungan akong sabihin kay Charlie na may aksidente sa aking tabi at nasagasaan ako sa isang Passat. Ang karera ngayon ay tiyak na hindi magpapatuloy, kaya hintayin natin na maayos ang aking sasakyan at pagkatapos ay ihambing ako sa kanya." Panipi. Pagkatapos nito, nag-click siya sa ipadala at ipinadala ang video sa pangkat ng orphanage. Matapos ang pag-post ng video, naisip niya sa kanyang sarili, "Ako ay napaka-witty." Talagang naisip na gamitin ang pamamaraang ito upang malutas ang problema. Ang bait talaga. Kung hindi man, kung talagang hinitid niya ang kotse sa Hyatt Hotel, kung gayon talagang hindi siya makakababa sa entablado. Kahit na hindi niya ibigay ang kotse, hindi siya makakasali sa bilog ng orphanage sa hinaharap. Original, okay lang na hindi mapunta sa bilog na ito. Wala siyang anumang totoong damdamin sa mga taong ito, ni mayroon siyang anumang damdamin para kay Tita Lena. Gayunpaman, nang makilala niya si Xiaofen ngayon, naramdaman niyang mayroon siyang bagong layunin sa buhay. Siya ay naghahanda upang maghanap ng isang pagkakataon kamakailan upang mailunsad ang isang nakakasakit laban kay Xiaofen. Kung natalo siya sa laro ngayon at tinanggihan ito, dapat siya ay hanggal upang maglaro ng Xiaofen. Noong ipinagmamalaki niya ang kanyang katalinuhan, isang lalaking nasa edad na ang lumapit sa kanya, tinuro siya at sumigaw, "Your F**king blind. Sino ang nagsabi sa iyo na ang kotseng ito ay isang Passat? Ito ay isang W12 na ngungunang may na-import na Phaeton. Mahigit sa 2 milyon. Sinipa ba ng isip mo ang asno?" Panipi. "What the H**, le?" Napatulala si Jiang Ming, "Phaeton. Hindi ba Passat ito?" Panipi. Nang marinig ito ng lalaki ay galit na sinaway niya ang kanyang ina. Inabot niya at kinuha ang kwelyo niya at kinaladkad papunta sa harapan. Tinuro niya ang kanyang kotse bu.tt at nagmura, "Malinaw na ipapakita sa iyo ng iyong ina kung ano ito. Halika at mag-usap." Nanlamig bigla ang puso ni Jiang Ming. Ito ang pinakamababang key na Volkswagen Phaeton sa alamat. Ano ang hitsura ng F**king na ito sa Passat? Kabanata 465. Bagaman ang Porsche ay isang marangyang tatak, ang isang ordinaryong Cayenne ay higit sa 1 milyon lamang. Gayunpaman, kahit na ang German Volkswagen ay isang pangkaraniwang tatak, ang Volkswagen Phaeton ay isang napakamahal na modelo. Ang panggamit na Phaeton ay higit sa 2 milyon, na kung saan ay hindi mas mura kaysa sa nangungunang gamit na Audi A8,
Ang panggamit na Mercedes-Benz S at ang nangungunang kagamitan na BMW 7 Series. Si Jiang Ming ay nabigla ng logo ng Porsche Cayenne ngayon pa lang, kaya't subconsciously niyang nais na pumili ng isang mas murang kotse at sinaktan siya. Nakita ang Phaeton na ito, sa gabi, nakita lamang niya ang isang logo ng Volkswagen na nakabitin sa likuran ng Aizbu.tt, at ang kotse ay tila isang pasot, kaya't bumangga lamang siya dito nang hindi iniisip ito. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ito ay isang mababang susi at pandaraya kay Phaeton. Kapag naisip niya na ang kotseng ito ay nagkakahalaga ng higit sa 2 milyon, naramdaman niyang nalulumbay siya at nais na mamatay. Binibigyang pansin ng mga kotse ang ratio ng mga bahagi sa kabuuan. Sa madaling salita, kung ang mga bahagi ng kotse ay nadala, ang presyo ay 2 o 3 beses o mas mataas pa kaysa sa presyo ng kotse. Sa pagkakabangga lamang sa likuran, ang 2 taillight, trunk, at mga antay-banggaan na sinag ay nasira lahat. Ang Phaeton na ito ay isang na-import na kotse muli. Ang lahat ng mga bahagi at aksesorya ay kailangang may import, kaya't maaaring gastos sa daan-daang libo upang maayos. Bukod dito, ang kanyang Mercedes-Benz ay bumagsak din ng napakasama. Ang Mercedes-Benz ay isa sa mga tatak na may pinakamataas na ratio ng tingi. Tulad ng para sa 500,000 Mercedes-Benz E-Class na ito, maaari itong matanggal ng hindi bababa sa 1 milyong ayon sa mga quote ng mga bahagi ng 4S shop. Sa pamamagitan ng 2 automatikong mga ilaw ng ilaw, nagkakahalaga ito ng higit sa 60,000. Bilang karagdagan, ang front hood, water tank, radiator, at mga anti-collision beam lahat ay may mga problema, at sumabog ang 2 airbag. Kung ang pinsala ng kotseng ito ay natutukoy ng seguro, hindi bababa sa 200,000 ang kakailanganin upang ayusin ito. Kung talagang nahit nila ang isang pasot, kung gayon ang pinagsamang pinsala ng 2 kotse ay tiyak na hindi lalampas sa 500,000. Sa kasong ito, ang lahat ng pera ay babayaran ng kumpanya ng seguro, kaya walang dapat mag-alala. Ngunit siya ay bulag at bumangga sa isang Phaeton. Sa kalkulasyong ito, ang pinsala ng 2 kotse ay tinatayang malapit sa 1 milyon. Maaari lamang mabayaran ng seguro ang 500,000 at dapat mong malaman ang natitirang pera. Bigla siyang nakaramdam ng walang kapantay na pagbagsak, pagtingin sa nasa katanghali ang lalaki na nagmamaneho ng Phaeton, umiyak at sinasabing, "Malaki na kapatid, pinapagmamaneho mo ang gayong sasakyan upang lumabas, hindi ka ba nasa isang pitfall?" "Manloloko ako." Galit na itinaas ng nasa katanghali ang lalaki ang kanyang kamay at sinampal siya sa mukha. Galit na sinumpa, "Tumakbo ka sa kotse ko. Lahat kayo responsable." "Sabi mo niloko ko, maniwala ka sa akin o hindi. Tumawag ka ngayon at hayaang may tumadtad sa iyo." Panipi. Tinakpan ni Jiang Ming ang kanyang mukha, umatras ng walang malay, at lumabo, "Ikaw, paano mo masasaktan ang isang tao? Hindi kita matalo." Malamig na nagtanong ang driver ng Phaeton, "Alam mo ba kung sino ako?" "Hindi ko alam." Umiling si Jiang Ming na may konsensya. Dinakip ng driver si Jiang Ming sa kwelyo, hinayla siya palapit, at inis na pinagmasdan siya, "Malinaw mo akong nakikita. Ang pangalan ko ay Abner. Narinig mo na ba ang aking pangalan?" "Panipi." Nang marinig ito ni Jiang Ming, namula ang kanyang mukha sa takot. Siyempre narinig niya ang pangalan ni Abner. Mayroong 4 na mga hari sa langit sa ilalim ng Orville, na pawang mga pinakamakapangyarihang lalaki ni Orville. Kabanata 466. Ang 4 na makalangit na hari sa Oris Hill ay malaki rin ang figure sa bawat bayan, at ang pinakatanyag ay si Abner. Ang mga tao sa arena, liyang kapatid. Hindi pinangarap ni Jiang Ming na tatakbo siya sa Phaeton ni Abner upang maiwasan ang isang Porsche Cayenne. Pinagsisihan na niya ito at nais na mamatay sa oras na ito. Kanina pa niya ito kilala, at diretso na lang niyang tinamaan ang Porsche. Hindi, kung alam niya na ganito, hindi siya magiging mas mabilis kaysa kay Charlie sa anumang sasakyan. Tama iyan. Ang lahat ay dahil kay Charlie B at Starred Sino ang naglakas loob na lokohin siya. Ang kanyang BMW 520 ay nakakagulat na malakas. Sa unang tingin, ito ay isang nabagong kotse. Kung hindi niya siya pinahiya, paano siya makakagawa ng ganoong masamang kilos? Sa pag-iisip nito, labis na kinamuhian ni Jiang Ming si Charlie.
Tiningnan ni Abner ang batang lalaki na mapatlas sa takot at malamig ng nguso, pumunta, ipakita sa akin ang iyong lisensya sa pagmamaneho, at ID card. Si Jiang Ming ay hindi naglakas loob na sumuway, nagmamadaling bumalik sa kotse, kinuha ang lahat ng mga dokumentong ito, at inabot ito kay Abner ng may paggalang. Matapos basahin ang mga dokumento, inilagay mismo ni Abner ang lahat ng mga dokumento sa kanyang bulsa. Pagkatapos, tumingin siya kay Jiang Ming at malamig na sinabi, "Jiang Ming, naglalakad ako sa mga ilog at lawa sa loob ng maraming taon. Ayoko talagang pakialam sa iyo, hindi pa isang buwan mula nang nabili ko ito. Nag-crash ka ng ganito, kahit na ayusin mo para sa akin, ang kotseng ito pa rin ang nasugatang kotse, hindi ang aking bagong kotse." Panipit. Nagsalita tungkol dito, mahigpit na sinabi ni Abner, "Kaya, ang solusyon na ibinibigay ko sa iyo ay napakasimple. Mula ngayon, iyo ang phaeton na ito." Panipit. Nang marinig ito ni Jiang Ming, natigilan siya. Hindi niya maintindihan kung bakit sinabi yun ni Abner. "Bigyan mo siya ng phaeton na ito." Imposible. Sa oras na ito, sinabi ni Abner na may isang malungkot na ekspresyon, "Ang kotse na ito ay para sa iyo. Bibilhan mo ako ng isang bagong kotse na may eksaktong parehong pagsasaayos. Hindi ko hahabol ang bagay na ito. Swerte mo din. Mayroon akong mas mahusay na pag-uugali ngayon. Kung hindi man, dahil lamang sa nahit mo ang aking sasakyan, kailangan kong baliin ang iyong paa." Panipit. Matapos marinig ang mga salita ni Abner, lumuhod si Jiang Ming sa lupa ng isang desperadong baluktot. Hayaan ang kanyang sarili na mawala para sa isang bagong kotse, na maaaring gastos ng higit sa 2 milyon. Saan siya makakakuha ng napakaraming pera? At ano ang silbi ng kotseng ito para sa kanyang sarili? Ang pag-aayos nito ng mag-isa ay nagkakahalaga ng 100,000, at kapag naayos ito, nagkakahalaga ng 100,000 upang ibenta ito. Sa kabuuan, gugugol sa kanya ng 100,000 at 100,000 upang mapag-isa ang kanyang sasakyan. Hindi nito nabibilang ang pinsala sa kanyang sasakyan. Ang mga kumpanya ng seguro ay maaari lamang masakop ang kalahating milyon, at ang kanilang pinagsamang pagkalugi ay tinatayang lalampas sa 1 milyon. Halos gumuho ang Jiang Ming sa sandaling ito, sapagkat binili niya ang Mercedes-Benz na ito ng isang pautang, at kailangang bayaran ang isang buwan ng pagbabayad na higit sa 10,000 bawat buwan, at sapat na ito sa loob ng 3 taon. Ang lahat ng kanyang mga gamit sa sambahayan ay ginagamit upang bayaran ang paunang bayad, at ang buwan ng sweldo ay higit sa 20,000. Ano ang magagawa niya upang makayanan ang milyon-milyong pagkalugi? Sa pag-iisip nito, umiyak si Jiang Ming at sinabi kay Abner, "Kapatid Liang, ako ang may kasalanan sa bagay na ito ngayon. Ako lang ang may pananagutan. Inaamin ko, pero wala talaga akong pera. Hindi ko kayang bayaran ang isang mamahaling kotse at babayaran ka." Panipit. "Kung gayon wala akong pakialam." Pinagsabihan ni Abner, "Kailangan mong bigyan ako ng kasiyahang kabayaran kung na-crash mo ang aking sasakyan. Wala kang pera. Wala kang pera upang malaman ang isang solusyon. Bibigyan kita ng hindi bababa sa 1 linggo. Kung 1 linggo, hindi ko makita ang bagong phaeton sa aking bahay, hahayaan mong may pumutol sa iyo." Panipit. Matapos magsalita, sinabi muli ni Abner, "Mayroon akong gagawin, ang kotse ko ay iyo na ngayon. Mayroon ka lamang 1 linggo, at kung hindi mo malulutas ang problemang ito, papatayin kita. Kung maglakas loob ka sa pagtakbo, papatayin kita." Kabanata 167. Nang inag si Jiang Ming sa takot, at sa oras na ito hindi niya alam kung ano ang gagawin. Tamad na tamad si Abner na makipag-usap ng kalokohan sa kanya, bumalik sa phaeton, kinuha ang kanyang mga personal na gamit, at itinapon ang mga susi ng kotse kay Jiang Ming. "Ang kotse na ito ay mayroon ding ekstrang susi. Kapag ipinasa mo sa akin, ibibigay ko sa iyo ang susi na iyon. Huwag kang mag-alala. Bagaman ako ay isang gangster, hindi ako kailanman nagkakamali. Dapat ako yon. Oo, gusto ko ito, hindi dapat maging akin, wala akong gin asto, tayong mga tao sa mga ilog at lawa ay kumikilos lamang ng 2 salita, bigyang pansin ito. Panipit. Ngunit kung hindi mo ako pansinin, huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit." Matapos magsalita, inunat niya ang kanyang kamay upang tumama sa 1 nag-upo ng kotse at nagmaneho.
Ang ilang mga kaibigan sa paligid ng Jiang Ming ay natigilan. Hindi mapigilan ng bawat isa ang pagbuntong hininga sa kanilang mga puso. Si Abner talaga ito ang nakatatandang kapatid na lalaki sa daan. Mapagpasyahan at simple ang kilos niya. Nagtapon siya ng kotseng nagkakahalaga ng higit sa 2 milyon dito at tumalikod. Ang estilong ito ay sobrang gwapo. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Jiang Ming ay nakaluhod sa lupa at umiyak ng mapait. Paano siya makakakuha ng pera upang makabili ng isang bagong Phaeton? Kahit na ibenta ang 2 aksidenteng kotse, malayo ito sa sapat. Ngunit ang iba pang partido ay may malaking pagsuporta. Kung hindi niya malulutas ang problemang ito, makalipas ang 1 linggo, maaaring tadteren siya ng kabilang partido hanggang sa mamatay. Hindi na alam ni Jiang Ming ang gagawin. Ngayong nasa harap na niya ang 2 sasakyan, nagnanasa siyang mamatay. Ang ilang mga kaibigan na palaging nagustuhan siya, sumulong sa oras na ito at nagtanong ng may pag-aalala, "Kapatid Jiang Ming, ano ang dapat nating gawin ngayon?" Hinawakan ni Jiang Ming ang kanyang buhok gamit ang 2 kamay, at bumagsak at sinabi, "Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Hindi ko alam na makakatama ako sa 1 Phaeton habang nagmamaneho. Hindi ko alam kung bakit gumastos ang 1 tao ng higit sa 2 milyon upang bilhin ito. 1 kotse na parang pasot. Panipi." Pagkatapos nito, umiyak siya sa kanyang mga braso. Sa oras na ito, ang pangkat ng WeChat ng ampunan ay sumabog na. Mula pa ng may post ni Jiang Ming ang video, maraming tao sa grupo ang nagtanong sa kanya ng may pag-aalala, "Okay lang ba siya? Paano ang tungkol sa mga tao? Nasugatan ba sila?" Pagkatapos ng lahat, ang bawat isa ay 1 maliit na kasosyo na lamaking magkasama. Matapos mapanood ang kaguluhan, nag-alala ang lahat matapos malaman na si Jiang Ming ay naaksidente sa trapiko. Ngunit alam na alam ni Charlie na dapat ito ang pagpapagitna ng kabilang partido. Ang BMW 760 na kanyang minamaneho ay 1 sipa lamang, at iniwan ito ang Mercedes-Benz ng kalaban sa malayo. Sa ilalim ng gayong mga pangyayari, alam ng lahat na hindi dapat manalo sa laro si Jiang Ming. Kailangang malaman ito ni Jiang Ming mismo. Tiyak na ayaw niyang ibigay ang Mercedes-Benz sa bahay ampunan, kaya't pumili siya ng 1 aksidente sa trapiko sa oras na ito bilang 1 dahilan upang wakasan ang karera. Sa katunayan, kung mahigpit niyang sinunod ang kasunduan, anuman ang mangyari sa kanya habang nagmamaneho, basta dumating siya ng huli kaysa kay Charlie, talo siya. Kung natalo siya, dapat natural na handa siyang tumaya. Ngunit alam na alam ni Charlie na dahil ginamit na ni Jiang Ming ang pamamaraan ng 1 aksidente sa trapiko upang mahuli siya, kung gayon hindi siya magiging agresibo. Ang iba pang partido ay nagkaroon ng mga aksidente. Kung siya ay agresibo pa rin, kung gayon sa paningin ng mga kaibigang ito, hindi ito malapit sa sangkatauhan. Sa kotse ng BMW, nag-aalala sinabi ni Tia Lena, "Dapat mong tawagan si Jiang Ming at tanungin siya kung mayroong anumang mali sa kanya. Huwag kang masaktan." Panipi. Kinulubot ni Xiao Fen ang kanyang labi at sinabing, "Tita Lena, sa palagay ko ang Jiang Ming na ito ay sadyang sinubukan na mag-backend. Dapat niyang malaman na ang kanyang kotse ay hindi mas mahusay kaysa sa kapatid ni Charlie, at ayaw niyang ibigay ang kotse sa bahay ampunan kung nais niyang mawala. Ito ay 1 masamang ideya." Panipi. Nagmamadaling sinabi ni Tia Lena, "Xiao Fen, huwag gumawa ng gayong mga pagpapalagay tungkol sa hangarin ng iba. Kung hindi mo nauunawaan ang iba, kung gayon ang mga aksidente sa trapiko ay 1 pangunahing bagay. Wala ang pinakamahalagang bagay." Panipi. Kabanata 768. "Sige." Tumango si Xiao Fen nang walang magawa. Kaya't tinawag ni Xiao Fen ang munting kaibigan na nakaupo sa co-pilot ni Jiang Ming. Matapos sagutin ng ibang partido ang telepono, tinanong ni Xiao Fen, "Bakit sinabi ni Jiang Ming na naaksidente siya sa kotse sa pangkat? Kumusta ka? Ayos ka lang ba?" Si Tia Lena ay partikular na nag-aalala. Panipi. Awkward na sinabi ng lalaki, Jiang Ming, bumangga siya sa 1 huwi. Bago siya matapos magsalita, tumayo si Jiang Ming, kinuha ang telepono, at sumabog, "Xiao Fen, okay lang ako. Natapos ko lang ang 1 pasot. Nakikipag-ayos ako sa may-ari upang malutas ito. Pupunta ako doon kapag tapos na. Huwag kang mag-alala." Panipi. Nang marinig ito ni Xiao Fen, humimog siya at sinabi, "Kung gayon hihintayin ka namin sa pasukan ng hotel,
Lahat na tayo narito ng mahabang panahon. Nagmamadali na sinabi ni Jiang Ming, "Oh, pagkatapos ay maaari mo akong tulungan sabihin kay Charlie, humihingi talaga ako ng pasensya sa pagkakataong ito, hindi ko matapos ang laro, kaya hayaan mo akong tanungin ulit siya sa kanya kapag may oras ako sa ilang araw." Sinabi ni Xiao Fen na mabuti, at binaba ang telepono. Dito, ang maliit na kaibigan na unang tumanggap ng isang tawag mula kay Xiao Feng ay hindi mapigil ang tanungin si Jiang Ming, "Kapatid Jiang Ming, kakain ka ba sa gabi pagkatapos ng isang malaking insidente? Halika, siyempre gusto kong pumunta." Sumabog si Jiang Ming, mahusay na yayain si Tia Lena na hapunan ngayong gabi, "Paano ako hindi makakapunta?" Sa katunayan, ang iniisip ni Jiang Ming ay ngayon ay mayroon siyang kakulangan na higit sa 1 milyon, at dapat niyang gawin ang lahat upang makakuha ng mas maraming pera. Hindi bababa sa kalahati ng pagkakaiba sa presyo ang maaaring bayaran para sa pagkain na ito. Pagdating ng oras, mag-order siya ng maraming pinggan at susubukang gawing 40,000 hanggang 50,000 ang pagkain na ito. Sa ganitong paraan, makakakuha siya ng higit sa 20,000. Higit sa 20,000 ang marami. Iniisip ito, kaagad na sinabi ni Jiang Ming sa ilang tao sa paligid niya, "Huwag sabihin sa sinuman kung ano ang nangyari ngayon, naiintindihan mo ba?" "Intindihin. Maraming tao ang nagmamadali." Sinabi ni Jiang Ming na may itim na mukha, "Sa ganitong paraan, sumabog ang mga airbag ng aking sasakyan, at tila hindi ko ito mahimok. Tutulungan mo akong itulak ang sasakyan sa gilid ng kalsada, huminto dito, at pagkatapos ay ihatid namin ang phaeton na ito. Phaeton, hinahabol lang ito, maaari pa ring magmaneho." Panipi. Ayos ito. Tuldok 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 tuldok. Hinatid ni Jiang Ming ang phaeton sa hotel. Maraming mga kaibigan sa paligid niya ang natigilan ng mga marangyang interior ng phaeton. Ang isang bata sa likod ng upuan ay nagbuntong hininga, "F**k, ito ay talagang isang phaeton, mababangki at marangyang, ang kotseng ito ay talagang cool na umupo. Pakiramdam nito ay nagkakahalaga ng higit sa 100 milyon sa isang instant. Lalong hindi komportable ang naramdaman ni Jiang Ming matapos itong marinig. Ano ito? Ito talaga." Makalipas ang ilang minuto, si Jiang Ming, na labis na nalulumbay, ay hinatid ang phaeton ni Abner sa Hyatt Hotel. Hindi niya pa nang ahas na ihatid ang kotse sa pintuan ng hotel, ngunit pumarada sa isang tahimik na lugar sa parking lot, at pagkatapos ay lumakad kasama ang iba. Sa oras na ito, ang mga kaibigan kasama si Charlie at iba pa ay naghihintay sa gate ng Hyatt Hotel. Nang makita si Jiang Ming na lumapit, maraming tao ang lumapit na may pag-aalala at nagtanong tungkol sa aksidente. Bagaman nagalit si Jiang Ming, kinaway pa rin niya ang kanyang kamay na kunwaring walang pakialam at sinabi, okay lang, habulin lang at malulutas ito ng seguro. Lahat ay gaman ngayon." Si Charlie ay tumingin kay Jiang Ming na may interes, at ngumiti, "Jiang Ming, huli na para sa iyo na habulin ka. Mayroong 2 o 3 kilometro lamang sa kabuuan. Maaari kang magpasya sa kinalabasan sa lalong madaling panahon. Paano mo maibackend ang ganitong pagkakataon?" Kabanata 469. Si Jiang Ming ay tumingin kay Charlie na inis, at sadyang sinabi, "Sa palagay mo ba natatakot ako sa iyo? Kung hindi ko hinabol ang buntot, itinalaga ako upang manalo." Panipi. Nagpout si Xiao Fen at sinabing, "Just blow it." Sinipa kapabalik ni Brother Charlie ngayon lang sa isang sipa ng akselerador. "Sa palagay ko kung hindi ka nag-backend, dapat talo ka. Biro lang." Sadyang gumawa ng palusot si Jiang Ming at sinabing, "Ang dahilan kung bakit ako inabutan ni Charlie sa simula ay dahil nakalimutan kong itakda ang kotse sa sport mode." Tulad ng sinabi niya, dali-dali siyang tumalikod sa paksa at sinabi, "Ay, sinabi ko sa iyo ang babaeng ito na hindi nakakaintindi ng mga kotse na ito ay walang katuturan. Dali na tayo pumasok, nag-book na ako ng lugar." Panipi. Wala nang pakialam sa kanya si Charlie, at pumasok sa Hyatt Hotel kasama ang lahat. Ang Hyatt Hotel ay isang komprehensibong hotel na nagsasama ng kainan, aliwan at paglilibang. Gayunpaman, ang lokasyon ay medyo malayo, na malayo sa Shangri-La at Brilliant Club. Nanguna si Jiang Ming at pinangunahan ang lahat sa Hyatt Hotel. Binati siya ng isang waiter at tumingin kay Jiang Ming at magalang na nagtanong, "Hello Master, may appointment ka ba?" Bagaman ang mapait na mapait si Jiang Ming, nagpanggap pa rin siyang may kurso at sinabi,
Ang pangalan ko ay Jiangmin, at naibuk ko ang lamesa no 03 sa lobby. Pagkatapos ng pagsasalita, sinabi ni Jiangmin sa lahat, "Pasensya na kayo, nagpa siya kaming maging huli na. May upuan lang sila ngayon sa hall." Panipik. Ang bawat isa ay nagpahayag ng kanilang pagkaunawa. Pagkatapos ng lahat, para sa karamihan ng mga tao, ito ang unang pagkakataon para sa kanila na kumain sa isang limang bituin na hotel, kahit sa lobby. Umiti ang waiter at sinabi matapos suriin ang error, "Okay, G. Jiang, handa na ang inyong nakareserba na pwesto, lahat, mangyaring sumama ka sa akin." Inihatid ng waiter ang lahat sa departamento ng pag-cater. Si Jiangmin ay nagsalita sa oras na ito at hindi mapigil ang sabihin kay Charlie, "Charlie, dapat hindi ka pa nakapunta sa isang mataas na lugar, sa pagkakataong ito ay mapalad ka. Kung maaari mo akong sundan upang makita, kung hindi man, maaaring wala kang pagkakataon na tangkilikin ito sa buong buhay." Panipik. Nang marinig ito, hindi mapigilan ni Charlie na tumawa. Ang nangungunang Shangri-La Hotel sa Oris Hill ay pagmamay-ari ng lahat. Sa isang maliit na bahagi ng kanyang bank card, mabibili niya ang buong Hyatt Hotel, kaya't hindi siya nag-abala na pabulaanan ang isang tao tulad ni Jiangmin. Sa makatuwid, bahagyang ngumiti si Charlie, tamad na alagaan ang basahan ni Jiangmin. Nang makita ang walang pakialam na ugali ni Charlie, lalong nagalit si Jiangmin. Ang Charlie na ito ay hindi kailanman inilagay ang kanyang sarili sa kanyang mga mata mula noong bata pa siya. Hindi inilalagay sa kanya ngayon sa mga mata. Siya ay isang manugang na manugang, at hindi niya alam kung nasaan siya, at naglakas loob na hamakin siya ng labis. Mukhang ngayon dapat siyang maghanap ng paraan para mawala ang mukha niya. Sa oras na ito, mayroon ng mahusay na paraan si Jiangmin upang patayin ang dalawang ibon gamit ang isang bato. Kailangan niyang gawin ang lahat para mawala ang mukha ni Charlie, at sabay na humanga sa kanya ang kanyang pangkat ng mga kaibigan. Pagdating ng oras, direkta siyang maglaro sa kanila ng walang laman na guwantes na puting lobo at subukang gamitin ito. Kasabay nito malutas ang problema ng panglikod na kotse na si Finton. Ang mas pag-iisip ni Jiangmin tungkol dito, mas naramdaman niya na ito ay isang magandang ideya kasama ang dalawang ibon na may isang bato. Matapos ang pagpapasyang ito, naramdaman ni Jiangmin ang labis na ginhawa, at pagkatapos ay lumakad siya sa unahan ng may malaking momentum. Nang makarating siya sa paunang natukoy na posisyon ng mesa, tinanong ni Jiangmin si Tia Lena na umupo. Nang makaupo si Tita Lena, umupo si Jiangmin sa kanyang kaliwang kamay, at si Ronel at ang iba pa, na nakaluhod at dinilaan si Jiangmin noon, isa-isang naupo, minsan ay pambobola. Kabanata 170. Umupo din sina Charlie at Claire sa kanyang kanang kamay sa kahilingan ni Tia Lena. Tungkol naman sa iba, isa-isa silang naupo sa mesa. Pagkaupo na nila, Tita Lena ay tumingin sa mga batang ito at sinabi na may kaluwagan, "Mga anak, salamat sa pag-alala sa akin sa iyong puso, at nakita mo ako." Mabilis na sinabi ng lahat, "Tita Lena, ano ang pinagsasabi mo? Tayo ay dapat maging." Tita Lena nagtanong, "Kumusta ka sa lahat ng mga taon?" Ang bawat isa ay sunod-sunod na tumawa, "Hayaan ka ng miss ka ni Tita Lena, lahat tayo ay mabuti." Matapos iwan ang orphanage sa loob ng maraming taon, ang bawat isa ay may kanya-kanyang iba't ibang mga pinagdaanan sa buhay, ngunit sa pangkalahatan, karamihan sa mga tao ay ordinaryong tao. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang mga ideal at ambisyon sa nakaraan, lahat sila ay naiimpluwensyahan ng katotohanan pagkatapos ng pagpasok sa lipunan. Natalo, sa ordinaryong buhay, sa kalaunan ay babalik sa karaniwan. Lahat ng tao ay nagbago ng malaki. Kapag maraming tao ang nagsasalita tungkol sa kanilang buhay, kahit na nagpapanggap silang lundo, sila ay tahimik pagkatapos makinig. Malinaw na ang buhay ng maraming tao ay hindi masyadong kasiya siya. Wala silang background at walang suporta. Sa lipunang ito, maaari lamang silang magtrabaho ng paunti-unti sa kanilang sarili. Mabuti na at maging ordinaryong tao. Hindi ito naiiba mula sa isang pangarap na maging master. Sa oras na ito, may nagtanong kay Jiangmin, "Jiangmin, narinig ko na ikaw ngayon ang director ng isang nakalistang grupo sa Oris Hill." Si Jiangmin ay ngumiti ng matagumpay at sinabi, "Oo, kalahating taon na ako sa direktoryong ito." Kaagad na lumabas ang mga salitang ito, maraming tao sa mesa ang sumigaw, "Diyos ko,
Ang direktor ng isang nakalistang pangkat ay dapat magkaroon ng taunang sweldo na ilang daang libo. Jiang Ming, ikaw ay napakagaling, hindi nakakagulat na makakaya mo ang isang Mercedes-Benz. Panipit. Ipinagmamalaki ni Jiang Ming, kaya, sa totoo lang, nakakakuha ako ng taunang sweldo na ilang daang libo sa isang taon, na makakakita lamang. Nasabi ito, nagkunwari siyang bamantong hininga at sinabing, gayunpaman, ang sweldo ay hindi na binibilang pa, sapat na lamang upang makapagbigay ng pagkain at damit. Ang talagang nakasalalay sa komisyon at bonus. Panipit. Sa nasabing iyon, sinabi ni Jiang Ming, huwag itago ito sa lahat, ngayon ako ang namamahala sa isang malaking proyekto ng kumpanya. Kapag natapos ang proyektong iyon, makakapagbahagi ako ng bonus na higit sa 1 milyon. Panipit. Nang marinig nila ito, ang lahat ay lalong nagulat at nagmamadaling sinabi, Ming Jiang, hindi, G. Jiang Ming, anong kumpanya ang sa iyo? Ang mga benepisyo ay napakahusay, kahit na ang bonus ay maaaring nahahati sa higit sa 1 milyon. Si Jiang Ming ay nagtagumpay na sinabi, sa pagsasalita tungkol dito, tinatakot ka. Ito ang sikat na White Group ng Orris Hill tulad ng Zin Group, ito ay talagang industriya ng White, at ang kita ng isang proyekto ay dapat nagugulin sa mga unit ng 10-10 milyon. Kalkulahin natin kung ano ang kinukuha ko, ay itinuturing na mas mababa. Panipit. Nakasimangot si Charlie, White Group, hindi ba pag-aari yon ng pamilya ni Solomon White? May ginagawa ba si Jiang Ming para sa pamilyang White? Ito ay uri ng nakakatawa. Sa sandaling ito, nakita ni Jiang Ming na walang imak si Charlie, kaya sadya niyang sinabi, Charlie, anong ginagawa mo ngayon? Hindi ba aasa ka lang sa asawa mo na susuportahan kapag katapos mong maging manugang at kumain ng mga labi? Panipit. Pagkasabi niya nito, maraming mga aso niya ang hindi mapigil ang tumawa. Gaano man kalakas si Charlie, paulit-ulit siyang napukaw ni Jiang Ming at hindi siya nagsawa dito. Wala siyang pakialam na sinabi, oo, naghuhugas ako ng damit at nagluluto sa bahay araw-araw, naglilinis ng gawaing bahay, at namuhay ng komportable. Paano ako magkakaroon ng libreng oras upang makahanap ng trabaho? Panipit. Sinabi ni Charlie ang totoo, ngunit nahulog ito sa tainga ni Jiang Ming, ngunit tila may narinig siyang isang malaking biro. Tumawa siya at sinabing sarkastiko, sinabi ko Charlie, alam ng lahat ang kahulihan, gusto mo ba ng mukha rito? Hindi ako naniniwala kung gaano komportable ang maging manugang. Panipi, tulad ng sinabi niya, sadya niyang sinabi, nga pala, lumaki rin kaming magkasama pa rin. Upang sabihin sa iyo ang totoo, nagkakaroon ako ng recruit ng isang katulong kamakailan. Bakit hindi mo ako pupunta at tulungan ako kasama si Ronald?